Sa isang nakakagulat na revelasyon, ikinumpasal na ni General Marbil ng demon yung mga kabalbalan na nagaganap sa loob ng palasyo. Ayon kay Marbil, may mga hindi kanais-nais na aktibidad na nangyayari sa administrasyon na matagal na munang tinatago mula sa publiko. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng malaking kontrobersiya at mga nag-iwan ng maraming tanong sa publiko hinggil sa katotohanan ng mga akusasyon. Kasama sa mga ikinumpisahan ni General Marbil ang umunoy pagkakasangkot ni Pangulong Cuting Jr. sa mga anomalya. Bagaman walang malinaw na detalye kung ano ang eksaktong pangkakasangkot ni Cuting, binanggit ni Marbil na ang mga aktibidad na ito ay may direktang kinalaman sa mga desisyon at hakbang ng administrasyon. Dagdag pa niya ang mga opisyal na malapit kay Cuting ang nagtatangkang itago ang nangyayari para mapanatilang imahe ng pamahalaan. Sa gitna ng mga paratang na ito, hinihingi ngayon ng iba't ibang sektor ang masusing imbisigasyon upang malaman ang katotohanan. Nananawagan din ang publiko sa palasyo na magbigay ng pahayag at linawin ang mga isyu ito upang maibalik ang tiwala ng bayan. Habang patuloy usapin nakatutok ang bansa sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan at sa posibleng implikasyon ng mga pagbubunyag ni General Marbil. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Vessels in territorial waters. Sana naman po hindi naman po foreign merchant vessel po yung kingdom po dito. They are established buildings, and we know for a fact that they have already conducted casing operations prior to the service of warrants. Thank you, Attorney. Can I just, I just want to make it clear kasi it will be a different kung ito susundin po namin, kung ito gagawin. Wala na po kami mahuli na warrants of arrest sa mga tao natin. And this is a jurisprudence po ng People of the Philippines versus Wang Chen, Wow, and Georgie Lee, JR number 1390301, September 2004. And just want to make it clear. Kasi iba kasi baka maging natin, wala na kami mahuling police. Wala na po kami mahuling mga criminal kung i-announce namin sa publiko na huling ka namin. But based dun sa ito po yung jurisprudence na yun, an announced intrusion in the premises is permissible when, letter A, a party whose premises or is entitled to the possession thereof refuses upon demand to open it. When such person, letter B, when such person in premises already knew of the identity of the officers and of their authority and persons, letter C, when the officers are justified in the honest belief that there is an imminent peril to life or limb, and D, when those in the premises are aware of the presence of someone outside, because of example there has been a knock at the door, are then engaged in activity which justifies the officers to believe that an escape or destruction of evidence is being attempted. Suspects have no constitutional right to destroy evidence or dispose of evidence. However, the exceptions above are not exclusive or conclusive. At times, without the benefit of hindsight and orderly on the spur of the moment, the officer must decide whether or not to make an unannounced intrusion into the premises. Although search and seizure of a dwelling may be constitutionally defective, if the police officer's entry was without prior announcement, law enforcer's interest may also establish the reasonableness of an announced entry. Indeed, there is no formula for the determination of reasonableness. Each case is to be decided on its own facts and circumstances. In determining the lawfulness of an unallowed entry and existence of probable cause, the courts are concerned only with what the officer had the reason to believe in the time of the entry. Yun po. Sir. Thank you, General Marbil. Before you leave, I would like to remind you, next hearing, please pakidala yung mga officers na minimation natin, yung ground commander in every place that you raided for to execute the warrant of arrest of Pastor Kibuloy and five others.
Ilang kuan yun? Anim? Six valid warrants para sa po. Ano? Yung area? Lima po. Tatlo sa Davao City, isa sa... Tatlo sa Davao City, isa sa Samal Island, yung... Sarangani province. Sarangani, tapos ano saan ba? Tatlo sa Davao City. So apat lahat? Apat. Ah, so yung apat na ground commander doon na nag-serve ng warrant. Papakidala yun at saka yung mga officers na binanggit ko kanina sa para sa next hearing. Yes, sir, Honor. Thank you. Salamat. Yun, dapat so, yung mga, mga ground commander dapat umaten sila sa next hearing. Oh, yan ha, abangan natin yan, mga ground commanders po. Apat daw yun. So, next week yan ha, abangan natin yan guys ha, sa 20 po, para magkaalaman na. At itong si DILG, kailangan dumalo din kasi nag-absent. At kailangan itong si General Marville, hindi na siya magdadahilan. No? Talagang hindi na siya aalis ng maaga. Hindi siya uwi ng maaga. Kailangan andun siya sa hearing para matanong siya ng matanong. Tumatakas eh. Di ba yung sa hearing tumatakas? Buti nga, sana nga, no? Sana nga umaten. Oo, yun lang. Pero sana umaten. Kasi pag hindi siya umaten, makakontempt siya eh. Masasite in contempt siya mga kaibigan. Kaya aaten yan. Gagawa ng paraan yan para makapunta doon sa Senate. Para magkapagtrabaho ka pa. Maraming salamat po. Thank you. Sir, just quick repartee lang, sir. Para yes, umalis naman. Na si Marvin. Ang People versus Wong Cheng kasi na sinight niya, sir, involves a case where the crime was committed aboard foreign merchant vessels in territorial waters. Sana naman po ang hindi naman po foreign merchant vessel po yung kingdom po dito. They are established buildings, and we know for a fact that they have already conducted casing operations prior to the service of warrants. Yung rule po kasi kung fixed building, pwede mo lang siya pasukin. Kung nakita mo na yung accused at pumasok siya doon, pwede mo siyang diretsuhin. Oo. Pero yung fixed building na alam na nila 40 years na po yung building na yan. Oo. At saka alam nila na si Presidente Duterte po ang administrator doon. Nung nandun na sila, edi tinawagan nila si Presidente, "Sir, we have reasons to believe that Pastor Apollo Sikibuloy is inside. Can we be given permission that to enter?" Eh, yun nga ang ginawa ng NBI noon in the past. Nagpaalam sila sa amin, "Kung no problem, sige, pasok kayo." Sinerve nila yung warrant sa amin. Dito kasi wala eh, diretso sila kaagad, naka full battle gear, parang mga terorista kami, may mga snipers pa, they were ready to attack, not to serve a warrant. Yun lang talaga ang nangyari dun, hindi yun service of warrant, it was really a police harassment operation to scare us. Thank you, attorney. Kumbaga planado lahat yan ganyan, lahat yan planado yan. Kunwari wala silang alam, parang ganun yan eh. Para hindi sila masyadong mahuli. Pero bistado na po sila guys. Kasi itong si Attorney Torion, napakagaling na abogado to mga kaibigan. Magaling na abogado yan. Hindi nila kayang lusutan yan. Kaya si Marvel umalis eh. Natakot eh. Natakot siya. Naku, baka tanungin ako ng tanungin ito. Kaya umalis yun eh. Nagpaalam ng maaga. So, next hearing po guys, sana po hindi siya magpaalam ng maaga. No? Mas maganda yung talagang tanungan talaga eh, no? Para magkaalaman. Yes, justice. Yes, justice for kingdom. Yes, Susan Luna. Ayan. Russian yan. Licarte. Correct, bossing. Yes. Mas maganda kasi guys, pag talagang... andyan si Atty. Torio, no? Talagang hindi nila kaya si Atty. Torio, eh. Kahit anong gawin nila dyan. Attorney Richard Palpalatok, Chairperson of Commission on Human Rights, thank you for coming, ha? At least you see the importance of this hearing. At least ikaw talaga, the chairperson, ay pumunta dito. I would like to commend you for that. Maraming salamat, attorney. At
But anyway, I just would like to cite you. Narinig mo yung mga testament, testimonya ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ, saka yung sa PNP. Now, mayroon na ba kayong ginawang investigation in this regard? Yes, Your Honor. Yung aming pong regional office number 11 already conducted an investigation. It's still ongoing, Your Honor. And I think the most recent is that there is a request sa KOJC and the PNP to submit documents in relation to the investigation being conducted by the region. Thank you for that. Thank you for that. Kasi I just would like to inform, no? Hindi pa ikaw ang chairperson ng CHR nito, but in June 2022, the Commission on Human Rights described the service of a warrant of arrest against an elderly environmental activist in Pakil, Laguna, carried out by 25 members of the PNP SAP as one conducted with excessive force that was unjustified and unnecessary, that led to the degradation and psychological harm. Kagaya sa nangyari sa mga bata doon, psychological harm. Dagdagan ko pa, in Committee Report Number 46 of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dated March 17, 2017, hindi pa akong chairman nito, hindi pa ako senador nito, the committee described the service of a search warrant by a team of 18 CIDG personnel that was augmented by 6 members of the Regional Maritime Unit as a use of overwhelming force. So, ito nga, 25 lang ginamit sa Pakil, Laguna. Ito, 6 lang ginamit, 18 lang ginamit. Excessive force na daw yun, sabi ng Human Rights. Ito, nakita mo naman, batalyons yung ginagamit. Isang batalyon ng police. So, we need your investigation on this matter. Kung ano talaga ito. Dahil nga, it led to, narinig mo, may 2 namatay because of inatake sa puso, at may mga bata hanggang ngayon psychologically disturbed because of that stressful incident. Kasi kung hindi kayo magbigay ng result investigation dito, baka mamaya sabihin na naman ng mga tao na itong human rights mabilis lang mag-action kapag ang na-abagrabyado ay yung mga makakaliwa. Ito ngayon na agrabyado, hindi ito makakaliwa, pero kalaban ng mga kaliwa ito. Itong Kingdom of Jesus Christ, talagang tumayo ito with the government against the CPP and PNDF. Talagang kasama natin ito sila, itong mga kwan, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, lumalaban talaga ito sa NPA. Talagang nagsumikap ito na mawala ang NPA sa Mindanao. At ngayon, sila ngayon na agrabyado. Sana we need your side also to give kahit na opinion man lang on this matter. Dahil yung 2022 nga, yung sabi ko, aktivista ay kinundi na kagad as excessive use of force. Kasi yung mga kaliwa, ito ngayon, kalaban ng kaliwa, ito sila. Sana pantay-pantay yung pagtingin natin sa ating mga kababayan. Okay, Chairman. Bagamat hindi ho ako makakapagbigay ng conclusion sa ngayon, sapagkat itong eventually po ay aakit ho sa aming komisyon yan, at nag-isa lang po ako sa magdidesisyon yan sa 5 members of the commission, 4 sa ngayon. By the way, I don't want to influence your the result of your investigation, ha? Okay. I am just sharing my thoughts to you. Naintindihan po namin yun. I don't intend to influence your investigation. Go ahead. Naintindihan po namin, Mr. Chair, kung kaya't hindi ho ako makakapagbigay ng konklusyon. Bagamat makakasa po kayo na ang komisyon po ay tutugon sa inyong panawagan, at sa katunayan, kahit wala ho itong notice ninyo for CHR to participate, ay tumugon na agad ang komisyon. Salamat. Opo.
Kung kaya't kami rin ho ay nananawagan na ang mga partido involved dito sa usaping ito ay sana maging open din sa Commission on Human Rights para matugunan at makita at magkaroon ng kaukulang resolusyon sa amin sa komisyon itong usapin na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chairman. Again, thank you. Nako, Human Rights Commission on Human Rights. Nako, human wrong yan, human wrong. Commission on Human Wrong. May maasahan ba tayo dyan? Ha? May maasahan ba tayo dyan, mga kaibigan? Tingin nyo, guys. Oh, ha? Abangan natin yan, ha? Sa next hearing. Tingnan natin yung mga pinagsasabihin nila. Baka mamaya, magkalimutan na naman yan. Di ba? Eh, sa kingdom po, sa tingin ko dun, wala talagang human rights, eh. Walang dumating, eh. Walang pumunta. Di ba? Kaya nga sabi, ang human rights, mas mabilis pa sa ano, pag mga makaliwa. Pero pagdating sa kingdom, pagdating sa mga Duterte, wala silang pakialam. Kaya nga tawag dyan, human wrong. Imbis na human rights, human wrong. Kasi pagdating po sa kingdom, hindi man lang sila nakatulong. Eh dapat ka pinagkakasuhan yung mga pulis eh. Dapat ka magkaso niyan yung human rights. Yung Commission on Human Wrong. Di ba? Dapat ka, di ba? Kasuhan nila yan. O, bakit yung iba? Kinakasuhan nila. O. Iba, bakit sa kingdom ayaw nilang kasuhan? Yung mga pulis na sumalakay doon. Di ba? Hindi ba human rights violation yon? Hindi ba violation yun ng mga karapatang pangtao? Yung bigla ka nilang lulusubin? At may mga bata pa, may mga matatanda. Oh, meron pa mga kababaihan. Oh, di ba human rights yun? Violation po yun. Pero bakit wala po silang pakialam? Oh, yan ang sinasabi natin. Ngayon, mga ngako sila. Oh, mga ngako kayo. Huli na ang lahat. Meron na nasawi. May dalawa na nasawi. Dahil sa kawalang anuhan na itong mga itong authority na to under Marbil tsaka Tory. Si Tory tsaka si Marbil dapat magsama at magresign. Human consumption. Human consumption. Dami talagang kapalpakan. Ang dami talaga nilang kapalpakan, eh, no? For your personal presence sa hearing na ito. This WD. DSWD, isa pa yan. Honorable Chair. Yeah, narinig niyo yung plight ng mga kabataan sa na member ng QJC. Can you give them assistance, lalong-lalo na yung intervention sa psychological trauma na dinaraanan ng ating mga bata doon? Can you please help them? Yes, Honorable Chair. The normal process is we would await the referral from the LGU, but in cases like this, obviously we are able to augment any psychosocial therapy that you may require. And of course, in coordination with the assistance perhaps of the Honorable Chair, we may also facilitate any other assistance that you may require, especially yung sa dalawang namatay po. The family that is aggrieved may require further assistance. The DSWD is on standby to help in any way that we can. In fact, Honorable Chair, they do have, I've looked at the records, and you do have Children's Joy Foundation Incorporated that is ongoing po yung renewal process. So the kingdom is in touch with DSWD in so far as children facilities are concerned. Thank you, Yusik Dimaporo. For all we know, you will be the healing part of this conflict. Oh, yung effort ninyo, kahit na hindi na kayo maghintay na mag-request pa sa inyo yung LGU ng Davao, o kaya yung sila mismo mag-request, yung mga tao nyo doon sa Davao, please, lapit na lang silang lapit doon para ma-feel ng mga tao na they are still being loved by this government. Ha? Yun lang. Thank you. NBI, you want to say something? RD NBI ka, di ba? Sa, yes, sir. Yes, sir. Good morning, Mr. Chair. Senator Padilla, good morning, sir. Gusto lang namin ipaabot, sir,
na yung National Bureau of Investigation through sa aming director na si retired judge Jaime Santiago ay retired police yan. Kasama yes, sir, namin retired yan. Police din. Retired police yan. Nirespeto and ginagalang lang itong ginagawa nating investigation and public hearing with regards to the unnecessary and excessive force related to the June 10, 2024 incident no ng ating PNP. Kami din sa NBI, yung mga sinabi na ating mga kapatiran sa KOJC na pabalik-balik na nag-serve ng warrant of arrest, kami yun sir, kami yun sa NBI, ang sinasabi nila, not the PNP. We served warrant of arrest last April 4, April 3, we started April 3, April 4, April 10, May 3. Itong May 3, kasama namin dito yung office ng USAA dito sa Senate. At marami pang mga operations na kinandak namin, siguro nasa 15 to 20 operations. And yun nga, sinabi ng abogado nila, kami mismo ay nagpaalam sa kanilang opisina. And pinapasok naman kami, kahit saan-saan kami pumasok, hinanap. And this operations, 15 to 20 operations, resulted in the arrest of five co-accused of Pastor Kibuloy. If only Pastor Kibuloy was there, he might also be arrested. But during that time, sir, ito pa yung warrant of arrest na lumabas sa Davao, RTC 12 ng Davao City. Doon kami nag-start na mag-strike, which resulted to the arrest in April 3 doon kay Crescente Canada sa Barangay Tamayong, ako mismong umaresto. And it followed in the afternoon, itong nahuli ngayon ng PNP na si Pauline Canada, na-aresto din namin. And on April 5, na-aresto namin si Selvia Simanyes, Ingrid Canada, and isa pa, no? So lima sila. It so happened na sa pagpasok namin sa mga properties nila, wala nga si Pastor Apollo Kibuloy, kaya hindi siya nasali sa pag-aresto. But eventually, since this case is available, nag-bail sila kada isa ng 80,000. Then afterwards, when the warrant of arrest from RTC Pasig came out, there's no bail recommended. Then nag-serve uli kami ng iba-ibang mga operations on all the properties of KOJC identified na mga properties sa Samal, sa Tamayong, and dito sa airport, beside airport. Yun nga, hindi namin makuha si Pastor Kibuloy along with other co-accused. Yun po sir ang update sa NBI. Thank you. And we serve it, sir. We serve it in a properly and orderly manner, in a peaceful manner. Kaya walang reklamo agad sa amin. Yes, I am a Dabawinyo. Ikaw rin, Dabawinyo ka. Alam mo kung gaano kalab ng taong bayan yung mga Dabawinyo, yung local NBI natin doon. Yes, sir. Very, very much respected by Dabawinyos yung ating local NBI doon. Salamat, sir. So, it doesn't matter naman whether or not andyan si Pastor Kibuloy. Whether or not magpapaalam ka pagpasok doon, kung wala talaga si Pastor Kibuloy doon, hindi mo talaga mahuli. Kaya kailangan talaga ng accurate information yung operation ninyo na nandoon talaga para mahuli ninyo. Pero yung mag-fishing expedition tayo, we will just be creating more and more animosity. Dapat kuha ninyo yung inyong information, yung precise and accurate, Chair, para hindi tayo magkakaroon ng maraming animosity. Yes, Mr. Chair, I would like to affirm the statement of Director Albao, kasi yung mag-serve sila ng warrant, na nagpapaalam sila sa amin at na kita nga nila yung accused na nag-cooperate naman. Yun nga ang nilagyan din ako ng nakuha kasi ng camera ng bahay namin, harap ng bahay. May tao doon na palaging buwabalik sa aking maliit na bahay. May naglagay ng listening device doon sa pinahiram sa akin na Terra. Oo. Doon din ako sa NBI po nagpatulong. Kasi nga medyo nawala po yung trust namin doon sa PNP. Pasensya na po. Oo. So, yun nga ang request ko sana kung sino mang mga responsible nito. Nakuha kasi, hindi madina yun na nandun sa video camera namin.
nakuha na may tao na naglagay ng anong device man doon sa sasakyan ko. And yung last Friday naman, yung nandun yung mga parang mga pulis o hindi mo na makilala kung pulis ba talaga sila, fully armed talaga. Sa lahat ng lugar, doon pa sa pinakaharap ng KOJC compound po, nagkaroon ng grabbing traffic, natakot yung mga tao kasi ano namang mangyayari. Timing din na dumaan yung sasakyan ng aking pamilya, yung dalawa kong anak na maliliit. Nagkaroon po ng trauma, sige suka-suka, sir ano ba yan sa Tagalog? Oo, kasi sa takot, kaya yung pulis na isa, binaganag-ganon yung sasakyan. At they were just in the process of going to our residence, which is located in front of KOJC. Really, our plea, sir, is that we understand, I am a friend of the police. I have helped, assisted a lot of policemen, Your Honor, in their cases. You have helped me in my cases before. Yes, Your Honor. Huh? And I have many friends in the police. I still trust some of the policemen, Your Honor. As a matter of fact, some of my relatives whom I help also in their cases are policemen, Your Honor. But I just could not understand the seeming great attention that is being accorded to KOJC compound. I would just like to tell them na hindi naman siguro gago si pastor na magtago dyan mismo sa gilid ng airport. Oo, kung nandun talaga siya. Oo. So, alam ko naman magaling yung intelligence gathering ng PNP. At saka alam ko na alam nila na wala sila dun. But I could not understand why they keep on conducting checkpoints there with policemen who are whose faces are almost covered. Mata lang makita mo. Tapos ang tatapang pa, kung tatanungin mo, ayaw magsagot. Tapos mga drones every night, yun nga, minsan yung mga drones nila, sir, masyado nang mababa. Maririnig na namin minsan yung ano, yung nandun, no? Tapos hindi lang isa. Number of drones. So, I know that they are performing their job, but I do hope and pray that they should be professional enough na hindi naman ganito ka harassing and invading into our privacy. Ayan po si Attorney Torreon, ano? Para maging fair din tayo sa mga sumalakay sa kingdom or sa mga nagpapanggap ng mga ano SWAT. Kaya ko sinabi nagpapanggap ng mga SWAT kasi ayaw nila magpakilala. Mata lang nakikita. Walang mga badges, nakatakip ang mukha. O kaya sinabi kong nagpapanggap. Kasi hindi namin kilala kung sino kayo. Di ba? O para ito ha, para sa inyo to. Sana po, no? Sana po makinig naman kayo. Kung nakikinig po kayo na ibabalik na yung mga ano ni BP Sara, sana makinig din kayo na iwanan nyo na ang kingdom. Di ba? Umalis na kayo dyan, mga kapulisan. Kasi wala naman kayo makikita dyan. Ang mga tao dyan, mga devotee or mga community ng kingdom, nagdadasal sila. Everyday nila, routine. May iba dyan, nagpupasok sa school. Di ba? Yung iba dyan, nagdadasal ng, may mga oras-oras na dasal yan eh. Yung iba nagsasamba. Dapat iwanan nyo na ang kingdom para maging peaceful. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!